Yo, what up? It's your boy, Danny Montana. Alam nyo namin, Shots Fired Cartel Salute Clothing. At ito, Montana TV. Medyo ibayin natin ang konti yung setup ngayon dahil lalabas tayo ng studio. Ayoko gamitin yung word na mukbang. Sobrang nababadoyan ako doon. Pero samahan nyo ako mag-food trip ngayong araw na to. Dito tayo sa Archie's Grill House sa Marikina. At samahan nyo ako, tignan natin kung ano yung mga specialty dito sa grill na to. Let's go! What up? Magandang hapon sa inyo lahat. Danny Montana. So syempre, hindi ko naman kaya kainin tas ubusin lahat ng pagkain na ihahanda sa atin ng Archie's Grill House. Come on, man. So syempre, kumuha ako ng tropa na makakakwentuhan at the same time, tutulong sa akin umubos sa mga pagkain na to. Huwag na natin patagalin ang guest ko for this episode. Isa sa pinakakauna-unahang Pilipino na nag-sign sa Def Jam Southeast Asia. At under din siya ng UMG Records. May hit single sila. Ang title ay Walwal. 1/4 ng BBS Collective. Pare Gaprang. Yeah. Sawi, yung tropa ko ngayon ay sawi. Tama ko na siya kagabi. So kasama natin si Gabra ngayon, BBS Collective. Samahan niya tayo mag-food trip at konting kwentuhan yung araw na to. Let's go! So ayun nga mga kasalute, nandito na kami ni Gabrang. At tinatake na tayo ng Archie's Grill House ng mga pinagyayabang nila mga pagkain, man. So meron tayo ditong grilled yempo and chicken na may special sauce yung marinade. Meron tayo ditong bombastic nachos na talaga namang nakakatakam. At syempre hindi mawawala ang kanilang specialty. Ang tawag dito ay fried hito, man. At meron sila syempre ang sizzling sisig at sizzling balut at ang garlic rice, syempre mabangis at cocktail. So te-testingin natin ito isa-isa kasama si Gabrang. At syempre hindi mawawala ang ensalada kung meron itong crispy hito. Yeah. Tara, samahan nyo kami ginika, babalagyan ko ito ako kami. Tara, ito pre, maganda magkamay tayo, pre, parang lasa. Hindi, ganun talaga, dool. So babanat namin ni Gab, ba't wala nang serving punto. Siguro yung may mga sauce lang. Ito lang, haluin na natin ngayon ng sisig. Yeah. Okay. Amoy pa lang, legit na. Yes, sir. Okay na to, pre. First blood na ako, no? Okay. So ayun nga, so dahil medyo na-awkward na ako dahil first mukbang shit ko to. Technically, ayoko gamitin yung word na mukbang pero kakain tayo. At dahil first time kong gagawin to outside my studio, alam ng lahat na hindi ako kumakain ng kanin pero magre-rice ako ngayon. Lagi hindi talaga ako kumakain ng rice. Mga isa't kalahating taon na. Wala ng rice. Kakanin tayo ulit. Anong balita sa music? Hindi yun, gawa na ng gawa. Para. Kamusta ang BBS tol? Pagkatapos ng lahat ng mga nangyaring issue regarding kay Agar Whiskey. Okay naman. Sa grupo mong King Prombi ba? Si King Prombi. Okay naman dyan. Okay naman kami lahat. Tuloy ang buhay. So paano niya, bilang siyempre lagi mo nakakasama sa kagrupo. So tingin mo, paano niya tinanggap? I mean, kung umabot sa point na talagang sobrang well-being mismo. I'm sure, pati mga PMs, may mga PMs pa sa kanya. Oo, may mga death threat pa nga eh. Death threat na mga tenures at nabata. Eh, yun ang nakakatakot dun. Siya ka ganun, bro. So ito, testing natin ito. Wala na lang. Grilled yempo sila, special sauce. So, kamusta yung sisig, bro? Pare, masarap yung sisig. Sobrang kakaiba niya. Hindi ko alam kung ano yun eh. Parang may kakaiba siyang lasa eh. Ako, nalalasa ako sa kanya, tol, na nakikita ko eh. Alam mo yung blended lahat ng flavors na na-added. Pero may distinction pa rin yung sibuyas. Alam mo yun, nag-iwahiwalay pa rin yung lasa niya sa bibig kahit blended siya. Basta siya, hindi siya yung makunat na sisig pa. Oo, may mga ganun sisig. Oo, may ganun kasi. Kita niyo yan, sarap na, man. Gusto niyo yung ganito klaseng sisig, Archie's Grill House. Yung laman niya malambot. Tapos yung may part na crispy. Kaya okay siya eh. Sarap, masarap. Isa pa. Sarap eh. Sarap.
Testing naman natin ngayon yung tiempo nila kasi meron silang special marinade na naginamit. Makikita nyo naman, oh. Siyempre, special pick yung part ng tiempo kasi yung ibang tiempo ang kapal nung taba tapos dry. So ito tama-tama lang, yung proportionate lang yung pagkaka, alam mo yun, pagkaka alternate ng meat tsaka nung ano. Tangin na, may mga ganun-ganun ako, no? Kain na lang ako, ha? Wala pre, no? Tama, ganito lang pala dapat talaga yung cut, eh. Para malambot. Para kasi pag mas manipis, mas madaling lutuin din. Oo, malambot. Kasi naihihila kasi. So ayun, habang kumakain tayo, bro, tagal na natin. Kailan tayo huli nagkita? Tagal na. Hindi, nagkasalubong tayo sa SM one time. Oo. Oo. Sabi mo, kami magpahain. Tayo ka ng grupo. Bulilya sa yung group namin ng Price. Pero kasi ganito, bro. Sa mga hindi nakakaalam, matagal ko nang kaibigan to si Gabrang. At isa sa mga nakakasama namin talaga ni Price Tag to. Pupunanood kami ng flip top pag nasa sa kami nagpupunta. Nagkataon lang na hindi kami nagkita ng mahabang panahon. Tapos nagulat na lang ako, rapper na talaga siya. Tapos hindi lang basta rapper, nakasign na siya that time sa MCA, no? Push truck pala muna, push truck. May ang label niya push truck. Tapos price. Oh, sa ka-label siya ni Price Tag sa push truck. Tapos nung tumagal, nagkaroon ng nagulat na lang kami, nagpumutok yung walwal, tama? Mm-hmm. Hindi ko na masyadong kabisado yung timeline ng career mo kasi career mo 'yan, eh. So, pumutok yung kanta nilang walwal, tapos nagkasunod-sunod na na-sign na sila ng MCA, tapos 'yun. So, kwento mo naman sa amin, bro, anong mga nangyari. O, kasi masyado akong nabilisan sa mga bagay-bagay. Okay. Kung isipin mo, ang bilis ng nangyari. Hindi ko rin nakakalain ang mangyayari yung mga ganang pre. Kung wala lang, parang ako kasi pagka, uy, up ka rin to. Sige. Mm-hmm. Ganun lang eh. Hindi ko rin makakalain na pupotok siya ng ganang pre. Naalala ko pa, merong isang beses na kasakay ako sa sasakyan niya. Tapos, kweta, gusto kong pakinggan yung, ay, gusto kong gumawa ng mga gandong klaseng ganda. Mag-play siya ng mga foreign song. Hindi ko ayaw siyang, kaya mo yan. Oh, tapos bigla siyang nag-record kay Mark Beats. Nagpunta ako sa studio, may pinarinig sa akin si Mark Beats na kanta niya. Sabi ko, tangin ang ganda yan, ah. Surprise kasi, parang malari yung utang na loob ko rin. Hindi ako mapupush up pag-rabas mo. Hindi rin tayo sa kanta. So nagkaroon ba kami ng event dito sa Marikina? Sa mga hindi nakakaalam, parehas kami taga Marikina ni Gabrang. At since matagal na kami magkakilala, nagkakaroon dito ng mga event, nagpa-event ng nakaraan siya. Tinulungan namin siya mag-organize. Tapos, ginawa yun sa munisipyo, di ba? Sa munisipyo. Sa City Hall. Binababa namin sila Smuglas, sila Romano. Romano. Sila Lil Cisa. Classic din. Lil P. Ano pa ba mga nandun? Tapos nagka-problema. Delano, pare. Ano ba si Delano nun? Tapos, ang naalala ko, nagkasalubong kami one time sa mall. Nagkaka-problema na yata sila sa push truck nun, tama? Tapos, may pinarinig siya sa aking kanta, tapos gawa daw ng... Sinabi ko ba yun, gawa ka ng grupo mo? Nag-suggest ako gumawa ng grupo. Nag-suggest pala ako mga kaibigan na gumawa siya ng sarili niyang grupo o ng bago niyang grupo. At tangina, meron na siyang BBS Collective ngayon, man. So, tol, sabihin mo naman sa amin sino-sino yung mga member ng BBS Collective. Tommy Wave, Max Dylan, tsaka King Prondy. Okay. So, yung mga nagkakilala lang kami sa internet. Si Max sa studio, si Tommy Wave nakilala ko, tropa ko talaga siya. Tapos si Prondy sa internet. So, ganun lang kabilis ang buhay ngayon. Internet na lang. So, detestingin natin tong sizzling balut nila. Isa sa masasarap na putahing siniserve nila dito sa Archie's Grill House. Sige, yeah, try natin to. Anong halo nito? Gago, sarap. Diba? May cream siya eh. Parang, ano ba to? Gatas ba to? Ito na yun. Panalo na. Panalo na to. So mga tol, kung mapapansin nyo, medyo creamy yung sizzling balot natin. So may blend siya ng mayonnaise at oyster sauce. Ang sarap niya, tol. Tol, panalo na yan. Game over na agad sa balot pa lang, no? Pero huwag kang dadami, sasagad, kasi mag-game over ka niyan, sure yun. Pare, yun na yun. Kailangan nyo matikman to. Kung kapag di nyo to natikman, ginagawa nyo. Pare, marami. Dapat natin. Tangin na, commercial yun, ha? Pare, maraming kainan sa Marikina sa mga hindi nakakaalam. Isa sa mga dinadayong lugar dito sa Marikina, yung iba't ibang klase ng kainan. Pero, Chong, ako, obviously, malakas ako kumain. Pero
Ngayon lang ako nakatikim. I don't know kung merong ibang nag-o-offer ng sizzling balot dito sa lugar ko, pero ngayon lang ako nakatikim ng sizzling balot. Kung meron man, ha, game over na para sa akin, pinakamasarap to, Chong. Saka yung balot niya, makakain mo yung ano eh. Yung bato? Matigas? Oo, yung matigas eh. Yung tinatawag na bato. Dito makakain mo yun, ang lambot eh. Wala kang titira. Kahit bato, akain mo. Kaya na ba? Pero solid, pare. So kung malaman kung ano yung panig mo sa new school in old school. Medyo malalim na usapan yung new school at old school, bro. Sobrang dami ng taong nag-away-away dahil dyan. Pero kagaya nga ng sinasabi ko at alam ng mga ibang followers ko at subscribers ko, bro, nasa gitna lang ako eh. Kasi para sa akin, magbo-boil down lang lahat yan sa respeto eh. Kasi ba lang, hinihingi lang naman ng mga old school artist respeto eh. Pero kasi to, yung ibang artist sa era nyo, hindi makapagbigay ng respect. Kasi tol, mapapride yung bawat isang artist. Kaya ka nga rapper eh. Same din eh. Sa old school, meron ding hindi naman nagbibigay. Paano ko re-respect mo? Exactly. So, sila pa yun ang unang pinamaka new school rapper. Diba? Kaya nga, so, tagaya ng example ko, parang ano yun eh, parang alam mo yung tag of war, yung Italy naka-ball sa gitna ng poste. Walang tutumba, walang mananalo, kasi walang magpapatalo. At kung tutusin, kagaya ng ano na pag-usapan namin ni Batas ng nakaraan, ang petty ng issue eh. Kasi kung respeto lang din naman ang gusto ng mga nasa datihan, bakit hindi na lang ibigay? Tapos, tsaka ito namang mga datihan, bakit hindi, alam mo yun, bakit hindi nyo na lang hayaan yung new generation na gawin yung trip nila kagaya nung ginawa nyo nung nagsisimula din kayo? Exactly. So, yun ang hindi natin maintindihan. Pero ikaw ba, anong stand mo doon, bro? Bilang isa ka sa mga galing sa new era. So, technically, talagang nasa new era ka ngayon. Para sa akin kasi, kanya-kanyang art eh. Parang halimbawa, pag meron kang in-introduce na bago, when you introduce something new, laging pag hindi karaniwan, laging siyang nababas eh. Kahit anong aspeto eh. Yes. Parang, halimbawa, si Picasso, nung in-introduce niya yung art niya. Hindi art yan. Parang sino ka para magsabing hindi art yung isang bagay. Exactly, oo. Nung in-introduce yung abstract, parang malala kayong mata, yung bibig, ganito. Exactly, oo. Mga alien. Tama. Parang, ay, tita ko dun yung, nandun kami sa side na yun. Parang, yung mga tao galit pa. Oo. Diba? Parang, because they don't know. Yun yun eh. Diba parang pag meron kang di alam, di siya pangkaraniwan, usually nalilabel siya ng pangkaraniwang tao as mali. Kasi ito yung tamang standard nila. Pero kasi kung iisipin mo kasi bro, paano mo ipipilit sa isang bulag? Paano mo i-explain sa bulag na tao yung kulay pula? Parang ganun din yung point eh, diba? So I mean, kinalakihan ko ito. So para sa akin, ito yung hip-hop may dumating na ganyan na hindi tinanggap nung madla yung hip-hop na kinalakihan ko masyado. Pero nung dumating yung hip-hop na hindi ako sanay na marinig, mas marami yung tumatangkilik. Siyempre parang tangina, hindi, dito pa rin ako. Alam mo yun, ganun yung nangyayari. So parang preference. Kung ito ang mas gusto ko, hindi naman kailangan gustuhin mo yung isang bagay para... I mean, kung ayaw mo dyan, di ba mo pakinggan? Pero hindi mo kailangan durugin o tera. Alam mo yun, para sa akin ganun lang. Kasi ako personally, meron ako mga hindi ko trip din na kanta. Pero gusto ng iba. Mismo. Parang respeto ko rin dun sa tao na yun. Parang hindi ko naman kailangan sabihin pangit yung kanta niya. Mismo. So parang kanya-kanya lang din ang trip. Tuloy lang yung pasok na! Number one. Parang hindi lang kami back dito, I mean. Pero, if you're gonna ask me, bro, hindi ko talaga, sorry ha, no offense man, pero hindi ko siya makukonsider na rap talagang hip-hop talaga. Rap eh. Hindi, pero akin lang, music pa rin yun eh. Hindi, oo nga. Diba? Sorry. Oo, pero sub-genre, parang ano yan eh. Sub-genre. Sub-genre ng sub-genre ng sub-genre eh. Pwede. Diba? Dami lang ganun eh. Oo, tol. Yung trap nga, nagkaroon ng mga sub-genres. Ay, wala akong ganun. Wavy trap, ganito trap. Hindi ko alam. Trap. Pero kasi tol, ako, nakilala mo ako kung paano yung sulatan ko dati, tol. Oo, oh, pare. Tapos nakita mo yung kung paano ako nag-evolve yung music ko na hanggang nagtatrap na rin ako eh. Mm. Diba? Umabot ako sa point na nagtrap na rin ako. Pero hindi ako binash ng kagaya ng pambabasya inyo. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil nakita nila na yung trap
the way na mag-trap ako, medyo mild lang. Or probably dahil nakita nila pa rin yung lyrics, yung pen game ko nandun pa rin kahit. Ito, tingin ko ah. Wala kasi gumawa ganito eh. Mm. Kumbaga siguro kung binubala ng umpisa ng trap, sabihin natin nakilala siya Ice Cast. Sa Pinas, siya. Oh, inulan siya ng bash. Okay. Nabawa itong punk, inumpisa namin. Mm. Parang kami yung sumalo nung unang, pag nagpailalang introduce ka ng bagong tunog, parang nakakabit siya eh. Yung haters eh. Okay, gets ko. Parang until na ma-yakap siya ng tao, tapos sumunod na yung gumawa ng ibang artist na respetado. Halimbawa kayo, galing yung Shots Fired, nag-trap kayo. Ayun na eh, doon na lang papasok yung respeto eh. Pero pagka ginawa siya ng hindi pakilala eh. Parang alam mo yung nagiging authoritative yung mga, yung parang kung sino yung tingin nilang may authority, yun yung credible na maglabas, magpakilala ng ganito dyan mga. Pag halimbawa si Andrew yung nag-mumble rap, parang tingin ko, hindi siya babashit. Oh, pero I don't think hindi ka gagawin niya, pero isipin mo, si Francis M. nag-mumble rap, mababash ba? Kung sa ali, given the status na gano'n. Diba, parang, sa akin lang, nung nag-punk kami, mumble, rinig na rinig, alam na rinig. Lahat nung sinabi namin, anlinaw, hindi siya mumble. Yung auto-tune halos wala. Sin talagang konting-konti lang. Di sa akin, pinatanggal ko pa kasi para sa akin, sumakuha yung Raista vibe eh. So parang yung mga tao, makikita mo yung wala talagang alam eh. Puro kayo auto-tune. Puro kayo, tangin na yung kantang nilabas, wala nang auto-tune. Okay. Parang alam mo yun, Trey. Parang, ewan ko, siguro sa artist din, nakakabit sa amin yung haters. Parang ganun, Trey, di ba? Dahil nakilala kami as ganito, i-hate na kami. Yung next na namin nakanta, ibabash na nila. Kahit wala silang alam. Parang ganun eh. May point ka dun. Pero kasi, ang nakikita ko, bro, ano eh. Using the track na pinarinig mo sa amin, parang sa akin kasi, bro, hindi maaalis sa utak ng isang hip-hop head na nakadanas lalo nung 90s, yung hirap, not necessarily hirap, pero yung gulo na nag kung paano nila naka-clash yung punk dati, punk versus hip-hop. Mm. Tapos lalabas kayo na may track kayo na punk rap kung tawagin ito. Parang, what the fuck do you want me to expect? Parang, anong gusto mong expect ko dyan sa track nyo? Magustuhan ko talaga na maaalala ko yung away ng hip-hop tsaka ng punk dati. Parang, what do you want me to do? Diba? Pwede. Kasi merong ano eh. Merong palang pinagdaanan. Uh-huh. Eh, kung pupunta tayo sa isang sa perspective ng artist na walang kinalaman doon, hindi naman siguro kasalanan ng artist na alamin pa kung ano yung pinagdaanan ng isang tao. Kumbaga, hindi namin alam yun. Saka naniniwala rin ako sa hindi obligasyon ng bawat isa ang amusement ng bawat isa eh. Oh. Diba? So, kung ayoko ng music mo, pero hindi ko sinasabing na mo bilang tao. Pero kung ayoko ng music mo, ako personally tol, no shit, ayoko niyan yung nilabas niya. Hindi ko pa naririnig yan, pero hindi ko siya gusto as a track na punk rap. Parang hindi ko lang siya ma-digest. Kasi alam kong, tingnan mo, may iba ako kay Raph Davis, bro. Si Raph Davis, parang hindi naman nalayo sa inyo si Raph Davis eh. Diba? Nasa era niyo siya. Pero nung in-invite ko siya sa Where You From, nung narinig mo na yung track na yun, nakita mo yung sulat doon ni Raph Davis, siya kung paano siya nag-spit. Ay, yung mga comment ng tao nagulat sa kanya na kaya pala nila. What if maglabas kayo isang beses ng normal pwede lang talaga? Kaya! Pare, pwede. Kasi ganito eh. Diba? Ito naman yung history namin. Mm-hmm. Tangina ko kasi, pre, nung naggagaganyan kami, wala naman nakikinig. Mm-hmm. When you real talk, no one listen. Parang ganun, pre. Oh, ano gusto nyo? Ganito, gagawan. Puta, flex tayo. Sige, hindi nyo kami pinakikinggan eh. Tapos, hindi nyo kami pinakikinggan. Putang nagli-lyrical kami, pre. Ay, ano ba gusto talaga ng tao, di ba? So parang sa kanya-kanyang market na lang. Exactly. Parang kung ganito. Effective kayo sa market nyo na ganyan kayo. May sarili kayong market eh. Oo, sarili market. Ganito. Gusto. Ganito lang. Ganito rin yung magagaan na lyrics. Mismo. Minsan, kailangan mo rin gaanan para mabilis makuha. Exactly. Oo. Abot yun. Abot yun. Kasi parang pagka binigatan mo yung pen game mo, ang audience mo iba na. Kaya na, hip-hop na. Mismo. So na yun talagang so, bar. Using that line na sinabi mo, pag iniba mo yung lyrics mo, yung pen game mo, ang listeners mo iba na, hip-hop heads na. So hindi nyo kino-consider na hip-hop yung mga listener nyo? May ilan na hip-hop na trip din kami. Okay. Na, parang ano okay. Yan eh.
Kumbaga sa... So what kind of artist mo i-consider ang BBS? Kasi parang ito, sa sinabi mo ngayon na parang na-isolate kayo sa hip-hop eh. So ano kayo? Bago kami, sarili kami genre. Di ba? Parang hindi. Pre, minsan na pag-usapan namin, walang gulo ng hip-hop. Pwede ba sabihin na natin, hindi na lang tayo hip-hop? Mangyayari yun okay, eh. Pero kasi ito. Oo, oh, sige, hindi lang tayo hip-hop. Hindi na lang tunog, kami hip-hop para walang away. Yung tunog nyo, parang ganun eh. Nasa hip-hop pa mapasok eh. At I'm sure pag nag-upload kayo sa putang inang Spotify ng mga kanta nyo, ipiliin yung genre doon, hip-hop. Tama, mali? Pwede. Pero hindi pwede. Come on, hip-hop. Bigyan ka example. Oh. Post Malone, pre. Oh. Pare, yung ang dami ng kanta wala sa hip-hop genre. Okay. Nasa, yung iba nasa country, gano'n, pop. Parang... Pop. You can consider it as pop, pero... Pwede, gano'n. Oh, pero parang kasi yung mga ginagawa namin kanta, karami, lalo na yung bagong release namin, karamihan doon, mga experimental, mga... Okay. Oo, yung mga, kumbaga, parang yung art namin, parang ang hirap niya i-category na talaga ito, hip-hop. Kasi pare sa akin, pre, pag sinabing hip-hop talaga, medyo mumbak yung ano eh. Dapat? Oo eh. Pre, okay. Ganun eh. So, Chong, coming from a new school artist, sinasabi niya na pag hip-hop, dapat mumbak daw yung bagsakan. So parang sinasabi niya na hindi dapat may sarili silang genre at hindi dapat sila sa hip-hop. Hindi ko sinasabi yung lumayas kay sa hip-hop. Pero parang sinasabi ko na medyo... Paano mo i-sub? Kung gagawa ka ng sub-genre ng art na ginagawa nyo, anong tawag dun? Kung ikaw yung tatanungin bilang one-fourth ng BBS Collective. Wavy, bro. So wavy. Yeah. So anong difference sa groovy ng 70s, 80s? Oo. Hindi mo alam, bro. Pero, sa akin lang, parang hindi ko rin pwedeng sabihin tama ah. Hindi, kasi, andun pa rin yung ano eh, elemento ng hip-hop eh. Minsan, may mga nagtatrap na may bars eh. So, hindi mo masasabi rin na yung trap, pang ibang-iba na yan. Okay. Mapasok pa rin siya sa hip-hop, di ba? Sobrang kasing laro din ang hip-hop eh. Totoo. Hindi mo pwedeng sabihin. Sino ba ang may pamantayan na magsabi ng hip-hop yan o hindi hip-hop? Diba? Parang ang hirap din. Doon po mapasok yung gulo sa eksena to. Ako, hindi ko pwede i-consider yung sarili ko na galing ako sa golden age ng hip-hop dahil yung edad ko hindi pa magmamatch doon. Pero nasa mid kasi ako nung lumabas ako bilang artist eh. Pwede ko sabihing mid. Sa mga nanonood ngayon, kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, i-comment nyo dyan kung saan ako galing. Hindi ko rin alam eh, kasi I won't consider myself as an old head na hip-hop artist. Dahil hindi eh. Kasi nung bata ako, meron na akong nilook up to. May pinapakinggan na ako eh. So hindi ako galing din sa era na yon. Tama? So bilang nasa gitna ako, kaya abot po yung sentimento ng old school at ng new school. Kasi parehas ko na appreciate yung music nyo, although hindi lahat. At saka yung kinalakihan kong music. Gets mo? So, ang point ko dito, kung tatanungin mo, sino ba dapat ang nagdidikta ng pamantayan? Hindi ko rin alam, pare. Hindi ko rin alam. Kasi kung tatanungin kayo sa era nyo, meron kayong sariling, ito ang gusto kong klase ng hip-hop music eh. Ito yung naabutan ko. Tama? So, ang mga old head, ito yung hip-hop namin. Oh. Kasi ito yung inabutan namin. So ang point ko dito, hindi mo pwedeng ibilik sa tenga ng old head yung music nyo. Hindi naman kasi hindi nila maiintindihan. Tama. At sila rin bro, hindi nila pwedeng ipilit sa inyo yung nakasanayan nila dahil hindi nyo yung inabutan. So hindi nyo kasalanan na yung edad nyo nandyan pa lang at hindi nandun kasing edad nila. So pumapasok to ng preference at age gap bro. Gets mo ako? So para sa akin tol, walang pamantayan talaga eh. Hindi pwedeng sabihin ng old head na ito dapat ang hip-hop kasi hindi naman talaga. Oh, narinig niyo yun, ha? Hindi. Coming from me, oo. Opinion ko to. Hindi pwedeng sabihin ng old head na ito yung hip-hop kasi nga may mga batang new breed ng hip-hop yung tawagin na hindi nila naabutan yung era na golden era na nare-respeto ng marami. Na yun ang hip-hop ng marami. At ngayon, yung mga new breed ng... Hindi naman pwede kayo magdikta sabihin yung ito ang new hip-hop. Hindi naman pwede rin yun. Siguro preference lang talaga at saka hindi mo pwedeng sabihin na merong standards talagang magdidikta bro.
Pero, pare, talaga kami ha. Okay. Parang wala namang, ewan ko, meron bang new school na, ito ang hip-hop ngayon. Wala. Pero nagkakaroon ng misunderstanding pagdating sa explanation eh. Kagaya nung sinasabi ng mga new breed ng artist na ito ang uso ngayon eh, nag-evolve eh. So parang technically ganun din yung sinasabi. Not necessarily na ito ang hip-hop ngayon. Pero parang sinasabi ng ibang artist sa era nyo na ito yung bago, ito nag-evolve na yung hip-hop, ganyan. Yun yung hindi matanggap ng mga kuya natin. So, sinasabi nung dapat may sub-genre. Halos lahat naman. Gangsta rap, pare. Sub-genre na rin siya ng hip-hop. Totoo. Diba? So, parang sasabihin nila na generalize nila na hip-hop ganito. Dapat gangsta rap lang ang hip-hop o kaya. Dapat ganito lang ang hip-hop. Parang disrespect siya sa ibang nag-jazz rap. Disrespect siya sa ibang sub-genre. Parang bottom line, parang respeto lang din talaga eh. Di ko alam kung sino-sino rin yung new school pare na parang makukulit na dapat ganito. Pero mali rin nga naman kasi yun. Diba? Pero bro, not to cut you out. Diba, I was doing yung Ask Me Anything na isang segment sa channel ko. May nagtanong doon na okay lang bang rockista ako pero nakikinig ako ng music ng rap o poser na kami matuturing. Sabi ko, bakit poser kayo? Napaka-bullshit nun. Kasi tol, ito lang ang ano ko dyan eh. Yung rap music kasi is a genre. Tama? So kahit banda yung kumanta niyan, pasok yun kasi genre ng music yun eh. Oh. Pwede kong parang walang pinagkaiba yan sa hip-hop ako pero kumakanta ako ng parokya ni Edgar. Pero hindi mo pwedeng sabihin poser akong nakikinig ng parokya ni Edgar at nagpapanggap akong gusto ko yung music nila. Hindi mo pwedeng sabihin yun. So bakit pagka-reverse, bakit sa hip-hop sabihin poser ka, kasi kumakanta ka ng rap, ikonyo ka, ganyan ka. Oo, yun nga. Exactly. Kaya masyadong magulong. It's a never-ending argument, bro. Para sa akin eh. Ikaw, ano masasabi mo doon? Hindi. Para sa akin, kaya kami gumagawa ng at nag-experiment ng iba't ibang sub-genres. Para to get the market. Nung halimbawa, nung mga sinasabi mong rockista. Yep. Diba? So gumagamit kami ng live drums, electric guitar. Para i-share sa kanila yung hip-hop. Tapos, as you know it, parang gano'n. Para mahatak din sila. Okay. Dun sa ginagawa namin. Kasi ibang mundo rin na yung mga yun, eh, diba? Yung mga rockista, iba eh. Malayo eh. Yung iba nga, diehard na diehard, galit sa mga hip-hop eh. Diba? Pag natutulog na ka ganun, no? Diba, pare? Parang diehard rocker, no? Oo. Parang, baka pwede tayo mag-meet sa gitna. Oo. Gawa tayo ng gantong kanta. Alam mo yun, tas good vibe tayo lahat. Hindi na natin kailangan away mas mga genre na yan. Parang ganito, pre. Halimbawa, isang tao galit sa ibang lahi. Halimbawa, Asian. Mm-hmm. Tapos, itong halimbawa, itim. Galit dito sa ano. Pag meron silang kamag-anak na nagkatuluyan, nagkaroon ng anak, ano i-hate nila yung anak nun? half Asian. Medyo demonyo yung... Parang ano yun, pare. Hindi mo natatanggapin yun as kamag-anak mo. May gigets ko yung point mo, pero mukhang gabi yung example. Hindi mo ba kaya tanggapin yun as kamag-anak mo pa. Sabagay. Diba? Apo mo siya eh. Parang kung apo mo siya, pamangin mo siya, tanggapin mo siya. Okay. Sabi nga, never-ending argument to. Siyempre, meron akong gustong ipaintindi dito sa tropa kong member ng BBS na New Wave. As he calls it. So, tatestingin natin itong Hito ngayon. Isa sa pinagmamalaki ng Arches Grillhouse. Kasi, kung papansinin nyo, sobrang crispy niya. Pero malambot pa rin talaga siya. Pero makikita mo na mabangis talaga itong Hito na ito. Tindi siguro ng pinagdaanan ito sa buhay nito. Tangin na may kwento ko dyan sa Hito, pare. Okay. Kasi, yung childhood ko. Dati kang Hito? Hindi, pare. Okay. Kala ko dati kang Hito. Yung childhood ko, hindi ako dito Marikini. Mm-hmm. Yung Mateo ko natira. Okay. So may Putikan, pare. Kami naglalaro nung bata. Mm-hmm. Kami umihihi. Oo, pare. Ito wala katawa. Nakaano lang sila. Yung mga Hito, nakapasok sila sa loob ng mga putik, pre. Tapos bubukal mo. Kaa sila gano'n. Kaa sila lalabas. Tapos,
yung pizza ko gago. Ang ina-pre binibenta yung dito. Okay. Oh, malinis po to. Pero kasi tol, kailangan ko to kasi alam namin sa nang galing. Pero kasi yung mga hito ngayon, ano na eh, alaga na yung ibang hito ngayon. Culture. Pero sa totoong buhay, mga salute, hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng hito sa dalag. Parang parehas lang siya. Alam mo yung ganyan din yung juro ng dalag eh. Comment yun sa baba kung mali ako o tanga lang ako o ano. Pero hindi ko rin alam, Fred. Hindi ako maaay masyadong isda eh. Pero tol, kailangan matikman to kasi ito ang pinamatinding isda sa buong mundo. ang fried hito ng ano, ng Marikina. Testing natin. Ito, pre, kinakain ba to? Kung kaya mo ngayain, pero ito yung meat niya eh. Tigas, pre. Tigas, oh. Lago mo sarap. Tinikyan bro, tinikyan. Okay lang, man. Lago yung mga crunchy part na sarap. Lago. Parang fried chicken to ah. Diba? Nice, malupit. Dahil siya, pero lasa siyang manok. Basta alam ko yung ito, pre. Yung dalag, mukha siyang isda talaga. Ito mukha alien, pre. Diba? So, BBF, ang ina, humble rapper na to. Ako ay bagong member. Tapulan mo kami ng... Ako nga pala ay bagong member ng BBS. Tapulan mo kami ng Mumble Bars. Agad na whiskey. Kapaka mo naman ang konti. Ay, ano lang. Nakilam mo. So, tatestingin natin itong nachos ngayon. Isa sa mga kapambato nila pagkadating sa pulutan. Sobrang sarap. Pati tinik, kinakain ko na. Hito. Nachos na tayo, pero pinipitch pa rin niya yung hito. Ganun yung nagustuhan yung hito, men. So, babanatan natin ngayon itong nachos sa mga pambato nila pagdating sa pulutan. Guys, sobrang wavy nito. Ginagano ko. Lumalangon siya. Pero dapat ang nachos finger food talaga. So, pipinger... Mali, no? Mali. Kakamayin ko siya. Ayan. yung nacho chips nito, gawa nila homemade yan. Wow! Yung kamatis nito, tol, galing Italy. Pinitas yung sibuyas. Alikod lang. Pero masarap yung nachos, mga tol. Dahil thick yung cheese niya, hindi siya kagaya ng ibang nachos na nilagay mo sa ibabaw lahat. Lumulukon to yung chips, pero ito, yung cheese niya, tama lang yung thickness niya, tsaka hindi watery yung sibuyas tsaka kamatis na ginamit. Kaya, tangin naman, crunchy pa rin. Sarap ang pulutan. Mismo, at dahil may pulutan tayo, tol, hindi mawawala ang mga iba't ibang lasa ng drinks na tinitimpla nila mismo dito. Meron silang mga cocktail. Meron silang cocktail dito na mula ngayon, tatawagin na natin, super cocktail. Hindi nila alam yung pangalan. Ang halo nito ay meron siyang vodka, ice, tapos strawberry juice. Mag-rate muna tayo ng mga pagkain. 1 to 10, ha? So, ikaw, paano may i-rate yung Yempo? Bigyan ko ito ng 8.5. Bakit? Siyempre, laging may room for improvement, tsaka nabitin ako sa Yempo. Ikaw? Oh, i-rate ko siya. Siguro para sa akin, 7. 7? 7. Okay. Sa hito, pare, sa akin, perfect din tong hito na to. Ako 10 din ako sa hito. Sizzling balot, pare, kung pwede mag-11, titirahin ko ito ng 11. 11, ganun. Nachos, 9 para sa akin itong nachos. Itong sisig, dahil sa sobrang sarap ng sisig, mga tol, hindi ko na malaya na isda siya. Akala ko, pork. So, cheese para sa akin yung sisig, pare. Ako rin, cheese. Yung cocktail nila medyo pumipitik na, mga kasalut. Yo, kakausapin natin yung mayari para malaman nyo yung ibang mga detalye tungkol dito sa Archie's Grill House at kung anong mga meron pa dito sa mga menu nila na hindi namin nakain ngayong araw na to. Mr. Casano, na mayari ng Archie's Grill House, ano ba yung store hours nyo dito? Bumukas kami dito ng 10 a.m. Sasala kami, ang last order is 8. 8 p.m. So, umabot kami minsan ng 9 pag may tao pa rito. Bale, may free delivery kami within Marikina. Within Marikina po. So, ayan. Free delivery within Marikina City. So, libre mga kasalut. Tapos, kung outside Marikina ka at nagustuhan mo yung mga ibang putahe na kinain natin, pwede lalo mo grab pickup lang, grab delivery. Hindi sa grab food ha. Pwede mo yung papickupin sa grab. Riders or sa Lalamove. So bukod sa mga kinain namin ngayon sa mesa ni Gabrang, ano pa yung mga nasa menu nyo? Mayroon kaming boneless bangus, top boneless bangus, pusit, meron din kami grilled pusit, meron pa kaming pork sisig, sizzling tofu, marami pa eh. Ayan nga mga ka-salute, dito tayo sa Marikina, so may bagong food hub na pwede nyo puntahan at hindi lang yan, nagsiserve sila ng mga cocktails, ng mga beer, lahat ng gustong pwede ka mag-inom dito pagka malungkot ka. Minsan may mga baby cakes din na tumatambay dito. So,
Iniimbitahan ko kayo sa Arches Grill House at yung guest natin, bukod sa akin na magpapatunay na masarap yung mga pagkain. Solid. Dapat matry nyo to. Kung pupunta kayo Marikina, ito hanapin nyo. Bukod sa akin. So ayun mga kasalute. So maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Ni Gabrang at salamat din Gab sa pagsama sa akin na food trip. Ayoko ng mukbang food trip ngayong araw na to. At salamat at nakakwentuhan din kita tungkol sa side nyo naman ng BBN. At ako, nandito lang ako para kumain at makipagkwentuhan. So maraming salamat sa pagsambay nyo sa akin dito sa Montana TV. It's your boy Danny Montana. Alam nyo namin, Shots Fired Cartel, Salute Loading. Maraming salamat sa pagtambay sa Montana TV. Salute!